Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang munting inahin. Noong unang panahon, may mga hayop sa bukid na walang makain. Gutom na silang lahat. Kaya naisipan nilang magluto. Nakakita ang munting inahin ng ilang butil ng palay at pinakita niya ito sa mga kaibigang hayop. Baka sakaling tumulong sila sa pagtatanim nito. Sino kayang tutulong sa aking magtanim? Ginoong baka? Pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko ka. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Sige na nga. Ako na lang mag-isa magtatanim. At mag-isang tinanim ng munting inahin ang mga butil ng palay. Makalipas ang ilang araw, sumikat ang araw at umulan. Naisipan ng munting inahin na tanggalin ang mga damo sa kanyang tanim. Sino kaya ang tutulong sa akin magbunot ng damo? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungang magbunot ng damo? Ako? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungang magbunot ng damo? Ako baka mo? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungang magbunot ng damo? Ako? Ayoko ka. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Okay, sige. Ako na lang mag-isa ang magbubunot ng damo. At mag-isang binunot ng munting inahin ang mga damong nakapaligid sa tanim na palay. Pagkalipas ng ilang linggo, tumubo na ang mga palay at maaari na itong anihin. Lumaki silang malaki at matibay. Naisip ng munting inahin na humingi ng tulong sa mga kaibigan upang anihin ang palay. Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungang anihin ang palay? Ako? Ayoko nga. Gusto ko lang magpahinga dito sa bukid ngayon. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungang anihin ang palay? Ako? Ayoko nga. Dito lang ako at maglalaro sa putikan. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungang anihin ang palay? Ako? Ayoko nga. Dito lang ako sa bahay ko at magpapahinga buong araw. Sige, ako na lang mag-isa ang mag-aani ng palay. Walang tumulong sa munting inahin. Kaya mag-isa na naman niyang aanihin ang tanim na palay. At inani niya ang palay sa bukid. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan upang gilingin ang palay. Sino sa inyo ang gustong tumulong sa akin gilingin ang palay? Ginong baka? Pwede mo ba akong tulungan gilingin ang palay? Ako? Ayoko nga. Malapit na rin ang panahon ng paggatas. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan gilingin ang palay? Huwag ako. Ayoko nga. Malapit na rin naman ang oras ng hapunan. Ginong aso, pwede mo ba akong tulungan gilingin ang palay? Ha? Ako? Ayoko. Malapit na rin naman ako kumain ng hapunan. Sige na nga. Ako na lang ang gagawa. At mag-isang giniling ng munting inahin ang palay upang maging harina. Naisip niyang gawing tinapay ang nagiling na harina. Sa huling pagkakataon,
Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigang hayop. Sinong tutulong sa akin gumawa ng tinapay mula sa rinang ito? Ginong baka? Pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Ginong aso, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Sige, ako na lang ang gagawa ng tinapay. Mag-isang gumawa ng tinapay ang munting inahin mula sa giniling na harina. Pagkatapos, pinalamig muna niya ang nagawang tinapay. Ilang saglit pa, lumamig na ang tinapay at pwede na itong kainin. Hindi niya nakita ang mga kaibigang hayop sa paligid. Sino kayang tutulong sa akin kumain itong tinapay? Ako! Ako rin! Sama ako dyan! Hindi pwede! Ako ang nagtrabaho mag-isa, kaya sa akin ang gantimpala, ang tinapay na ito.